Welcome to Geraldine Bernales YouTube channel. I'm your little girl vlogger inspiring in Bohol. We have travels, tutorials, and more vlogs. Always remember to subscribe. Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. Naalala nyo po ba yung street kitten na ito? Ang magiging vlog po natin for today ay gagawa po tayo ng tribute sa street kitten na to. Ayan, so magre-replay po tayo ng video niya dati. Guys, meet our new street kitten. Yan guys, so today is October 10. May new kitten po kami. Ayan, sobrang kulit niya po guys. So, dinala po siya ni Kuya dito guys kasi mag-isa lang po siya sa daan. Ayan, so yun guys, ibabahagi ko po sa inyo guys. Diba po guys, 3 kitten na lang po yung natira nung last ko pong ibinahagi yung journey ng mga kitten ko. Pero yung 3 guys, binawian po ng buhay ulit yung isang kitten, at yun po ang pinaka cute na street kitten guys. So kung naalala nyo po, yun po yung color black na may white. Sobrang sweet po sana niya. Pero, binawian na rin po siya ng buhay, guys. Pero, tingnan nyo. Nawala man po yung isang street kitten. Meron naman po ulit na dumating. Ang kulit mo. I'm back, guys. So, sabi ko dito dati, guys, kung may nawala man, may panibago namang dumating. At isang street kitten din po. Ayun guys, so kung bakit po tayo nagre-replay ng video niya ngayon guys, dahil sabi ko nga po sa aking intro, gagawa po tayo ng tribute para po sa street kitten na to. So bakit nga ba tayo gagawa ng tribute para sa kanya guys? Dahil kung naalala nyo guys, ang video na ito, ito po yung pagdating niya dito sa aming bahay at noong October 10, 2022 po ito. Pero kahapon guys, November 14, 2022, meron pong nangyari sa kanya guys. So hindi ko po lubos akalain na yung street kitten namin na maliksi, makulit at nagbibigay sa amin ng kasiyahan araw-araw ay bigla na lang pong nanghina at tuluyan na po na binawian ng buhay. So grabe, sobrang nakakalungkot po na mawala yung street kitten na to. So, kung napapansin nyo sa replay na video na ito guys, sobrang paka-active niya po dito, napakaliksi, napakakulit, grabe. Tapos ngayon, bigla po siyang binawian ng buhay kahapon guys. So, as cat lover guys, sobra po akong nalungkot na nawala po yung street kitten na ito. So, hindi man po siya anak ng iba kong mga pusa, galing man po siya sa kalsada na pinulot po ni Kuya, ay sobrang nalungkot pa rin po ako na nawala yung kitten na ito. Dahil napamahal na po siya sa akin at marami na rin po kaming happy memories. Ayan, so kahit makulit po itong kitten na to ay mamimiss ko pa rin po yung mga happy memories namin. Dumating po siya noong October 10, 2022 at namatay po siya kahapon, November 14, 2022. So, isang buwan at 3 araw lang po namin siyang nakasama. So, meron po akong bagong video sa kanya guys bago pa mong po siya nawala sa amin. So, kung napapansin nyo guys, umakyat po siya sa taas. So, medyo natuwa ako na may halong kaba dahil baka tumalon po siya at napakataas po niyan. So, sinubukan ko po siyang abutin dito guys, pero hindi ko po siya abot. Kaya, sinuggest po ni Kuya guys na itaas ko po yung upuan para doon na lang po siya lalapag. Ayun, so, para safe po siyang makababa. Dali! Ayun, so ito na nga po guys. Ayan, so magandang idea po yung suggestion ni Kuya guys para safe po siya makababa. Ayan na nga. So, di ba guys, sobrang kulit niya po. Hindi po siya natakot na umakyat dun sa pinakamataas. Ayan. So, eto na nga guys, safe na po siya nakababa. So,
pinapakita ko po sa inyo yung mga natutulong na mga pictures niya. So dito po siya galing, guys. Sinara po namin ito kasi kumakain po kami that time para hindi niya po kami kulitin. Pero gumawa nga po siya ng paraan kaya umakyat po siya sa taas at buti na lang safe po siya nakababa. So kinukontinue ko pong ipakita sa inyo yung mga natutulog niya mga photos. So isa po ito sa nakikahiligan niya, guys. Ang matulog. Ayan. So, ito naman po yung mga memories ko sa kanya. Marami po kaming photos dyan. Ayan. So, sobra ko po talagang mamimiss yung kitten na to. So, wala na pong mangungulit sa amin. Kahit makulit po siya, guys, ay napapasaya naman po kami sa kakulitan niya. So, ito naman po yung isa sa nakahiligan niyang gawin. So, ito po yung lagi niyang ginagawa sa damit ko. Ayan, so ginagawa niya po ako ditong mother cat. Pero kung naalala niyo po sa unang video ko sa kanya, guys, kumakain naman po siya ng rice, diba guys? So siguro, guys, kinahiligan niya lang din po itong gawin. So sobrang cute niya po at ayos lang din naman po tuwing ginagawa niya po ito kasi nakukutan po ako sa kanya. Ayan, so enjoy nyo lang po yung panonood, guys. So habang piniplay po natin yung ginagawa niya ay nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng nanood sa unang vlog niya. Ayan, so bagong upload ko pa palang po nun, guys, ay nagkaroon na po agad ng 100 plus views. So grabe, sobrang na-appreciate ko po yun na nagustuhan po nila yung vlog ko tungkol sa street kitten na to. Ayan, so sa mga viewers sa unang vlog niya ay nais ko lang pong ibalita na hindi na po ako makakaroon ng chance na gumawa pa ng more videos sa kakulitan niya dahil yun, guys, binawian na nga po siya ng buhay kahapon. So sobrang nakakalungkot man pero ganun talaga, may nawawala at hindi na po natin mapipigilan kung oras na po talaga nila. So ngayon ipapakita ko naman po sa inyo yung mga naging photos namin kahapon bago po siya binawian ng buhay. So kung napapansin nyo sa mga photos na to, guys, sobrang nanghihina na po siya at hindi ko po lubos akalain na bigla na lang pong bumagsak yung katawan niya. Malakas naman po siyang kumain at mataba po siya. Pero ito na po yung kinahinatnan niya. Ayan, so patay na po siya sa photos na to. At kung napapansin nyo, guys, sobra po akong nalungkot sa pagkawala niya. At ito na nga time na po na inilibing na po namin siya. Ayan, so paalam sa iyo, Minggay. Salamat sa memories. Hanggang dito na lang po yung vlog natin, guys. Bye-bye po!